Meron ba kayong mga ganitong battery ng power tools, mga idol? Ayan, alam niyo ba na pwede natin siyang gawing pang-charge ng ating mga cellphone? Opo, tama po ang narinig ninyo. Pwede po natin siyang gawing power bank. So ano nga bang ating gagawin? Ito lang po yung ating gagamitin. Ito lang po ang ating gagamitin, mga idol. Ito po siya, no? Yan po, dalawang pang-charge na po siya ng cellphone. Ito po yung kanyang pangalan, dual USB output. Kaya niyang isupply sa kanya is 9 volt, 12 volts, 24 volt at 36 volt. Ay kayang-kaya po nitong tanggapin ng ating USB dual output na charger, ano po. So paano nga ba ito i-connect? So ituturo ko po yan sa inyo. Napakadali lang po. Unang-una sa lahat ay itetest muna natin yung mga voltahe nito. Kung ilan nga ba yung output nito. Gagamit tayo ng multi-tester. Set natin sa DC. So, ayan, set natin siya sa DC. 200 volts. So, ayan po. So, ito po yung ating output ng ating battery, ng ating power tools. Meron po dyan sa negative at positive. So, dyan po tayo mag-test. So, ayan, test po natin. So, ayan po. May nakuha tayong 20 volts. So, ganun din po sa kabila. I-test po natin. So, ayan po. Meron din po siyang 20.6 volts. So, ngayon, ang gagawin natin ay i-connect na po natin siya dito sa ating charger, ano, module. So, kaya pong tanggapin ito hanggang 36 volts po, ano. So, pasok po siya sa hinihingi po nitong ating charger, ano. Ang gagawin natin, kukuha lang tayo ng dalawang wire. So, magkita po natin dito na meron po siya ditong in. Ayan po. In plus. So, ibig sabihin po, dyan po yung ating positive. At dito naman in minus, yan po yung ating negative. So, ayan po. Dyan po natin siya ilalagay. At ito na po yung ating wire. So, bali naglagay tayo dito ng diode para kung sakaling mabaliktad natin ay hindi po siya masisira. So, ganun lang po. So, para safe po, unahin po natin ilagay dito sa ating charger muna. So, ilagay po muna natin siya dito sa input. Ito po yung ating magsisilbing positive. Dito po natin siya i-coconnect. Yan, ilalagay po natin siya. So, napakadali lang po. At i-screw natin. So, ayan. Dito na po yung ating negative. Negative in. Dito po natin ilalagay yung ating negative din ang ating wire. Make sure lang po na hindi po siya magkabaliktad para hindi po tayo magkaroon ng problema or hindi ito masira. So, ito na po siya. So, unahin natin yung positive. Ito po yung ating positive. Yan po siya, yung sign niya. At ilalagay po natin siya dito sa ating positive ng ating charger. Positive ng ating battery. So, ayan. At ito naman po yung ating negative kanina. Negative. Dito rin po siya sa negative ng ating battery, ng ating power tool. So, ayan. Normal po na nag-spark yan, ano? So, ayan po. Ayan na po siya. So, ito na po yung ating charger. Nakakonnect na po. So, ngayon, ito try natin kung gumagana po siya. So, ayan po. Ito na po yung ating charger. Ikokonnect na po natin siya, ano? So, ayan. At i-coconnect na po natin dito sa ating cellphone. So, ayan po siya. Charging na po siya, no? So, gumagana po yung ating charging, USB charging output, ano? So, ito po siya. Sa halagang 49 pesos lang po. Kung meron ka pong ganitong mga power tools na battery na hindi nyo ginagamit, pwede po natin siyang gamitin na pang emergency charge ng ating mga cellphone. So, ayun lang po. At ang kagandahan po nito ay fast charger na rin po siya dahil 3 amps na rin po yung kanyang output. So, ayan mga idol. So, hanggang dito lang muna tayo. Sa mga gustong umorder nito mga idol, lalagay tayo ng link sa comment at link sa ating Yellow Basket. So, maraming salamat sa inyong panonood.